Wastong gamit ng gitling. Narito ang gamit ng gitling. Una, sa inuulit na salita. Halimbawa, ano-ano, ilan-ilan, iba-iba. Kung mahigit sa dalawang pantig ang salita, ang unang dalawang pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, suntok-suntukin, suri-suriin. Inuulit ang buong unang dalawang pantig kung may dalawang pantig lamang ang salita. Halimbawa, balik-balik, wasak-wasak. Ngunit hindi inuulit ng panghuling katinig ng ikalawang pantig kapag mahigit sa dalawang pantig ang salita. Halimbawa, bula-bulagsak. Ngunit kung may unlapi, isinasama ito sa unang bahaging inuulit. Halimbawa, pabalik-balik, nagkawasak-wasak, pabula-bulagsak. Pangalawa, sa isahang pantig na tunog. Halimbawa, tik-tak, ding-dong, plip-plap. Pangatlo, sa paghihiwalay ng katinig at patinig. Paghiwalayin ang pantig na nagtatapos sa katinig at ang sumusunod na pantig na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, mag-aral, mag-isa, agam-agam. Ngunit ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa patinig ang unang pantig kapag pangalang pantangi ang kasunod. Halimbawa, pamandaluyong, ngunit pahilaga, maka-Filipino, ngunit makalupa. At kapag salitang banyaga at nasa orihinal na baybay ang kasunod. Halimbawa, pa-cute, ngunit pwede ring pa-cute. Maki-computer, ngunit pwede ding maki-computer. Pang-apat, sa pinabigat na pantig. Ginagamit din ang gitling upang bigyan ng bigat o diin ang kakaibang bigkas sa naunang pantig. Gaya sa matandang gabi na kasingkahulugan lamang din ng makabagong gabi. Narito pa ang ilang halimbawa. Ligin, sinaunang Tagalog, na nangangahulugang pagiging alanganin. Langap, sinaunang Tagalog, na nangangahulugang pag-inom ng mabuti. Panglima, sa bagong tambalan. Ginagamit ang gitling sa mga bagong tambalang salita, gaya ng sumusunod. Lipat bahay, bigyang buhay, bagong salita. Walang tiyak na tuntunin kung kailan inaalisan ng gitling ang tambalang salita. May mga salita gaya ng kathang buhay para sa nobela noong panahon ng Amerikano ang isinusulat ng kathambuhay ngayon. May matatandang palipadhangin, basang sisiw at bunong braso na hindi pa rin inaalisan ng gitling. May bagong imbento naman gaya ng balikbayan na wala ng gitling ng unang ilathala. Mahirap nang masabi kung kailan inaalisan ng gitling at pinagdikit ang pilikmata, anak pawis at balinsuso. Pang-anim, iwasan ang bigyan. Magtipid sa paggawa ng tambalang salita, lalo't hindi kailangan. Halimbawa, isang bisyo na ang pagdurugtong ng anumang nais sabihin sa bigyan, gaya ng bigyang diin at bigyang pansin. Marami ang nagsasabing bigyang pugay, samantalang pwede naman at mas maikli pa ang nagpugay. Bigyang parangal, samantalang pwede itong parangalan. Bigyang tulong, samantalang higit na idiomatiko ang tulungan. Kahit ang bigyang pansin ay pwede nang pansinin. Pangpito, tambalan ang punong kahoy. Dapat malinawan
na may salitang gaya ng punong kahoy at buntong hininga na likha mula sa dalawang salita, puno plus ng at kahoy, at bunton plus ng at hininga. May bumabaybay sa mga ito na punong kahoy at buntong hininga. Dahil sa arbitraryong pagsunod sa O na nagiging U sa loob ng pinagtambal na salita. Ngunit ang ganoong pagpapalit ay hindi na kailangan. Nagkadikit man, wala namang bagong kahulugang lumitaw sa pagdidikit. Bukod pa, madali ring makikilala ng mambabasa ang dalawang orihinal na salitang pinagsama sa punong kahoy at sa buntong hininga. Pangwalo, sa pagsulat ng oras. Ginagamit ang gitling upang ihiwalay ang numero sa oras at petsang may ika, gayon din sa pagbilang ng oras, numero man o binabaybay na ikinakabit sa alas gaya ng sumusunod. Ikawalo ng umaga, ngunit ikawalo ng umaga. Alas 12 ng tanghali, alas 12 ng tanghali. Tandaan, laging binabaybay ang oras na alauna. Pangsyam, sa kasunod ng de. Ginagamitan ng gitling ang salitang may unlaping de mula sa Espanyol na nangangahulugang sa pamamagitan ng o ginagawa o ginagamit sa paraang. Halimbawa, de color, de mano, de bola, de lata, de bote. Pangsampu, sa kasunod ng di. Ginagamitan ng gitling ang salitang pinangungunahan ng di, pinaikling hindi, at nagkakaroon ng kahulugang idiomatiko, tila kasabihan, malimit na kasalungat ng orihinal nito, at malimit na may mapagbiro o mapanguyam na himig. Halimbawa, di mahapayang gatang, di mahipo, di maliparang uwak. Pang-11, sa apelyedo. Ginagamitan ng gitling ang mga apelyedo ng babaeng nag-asawa upang ipakita ang orihinal na apelyedo noong dalaga pa. Halimbawa, Genoveva Edrosa Matuti, Hilda Cordero Fernando. Kapag ginagamit ang anyong ito sa lalaki, gaya ng kaso ni Graciano Lopez Haina, ang apelyedo pagkatapos ng gitling, ang apelyedo sa ina. Kung iwawasto alinsunod sa praktikang Espanyol, ang dapat sanang anyo ng pangalan ng dakilang propagandista ay Graciano Lopez y Haina. Pang-12, sa pagsaklaw ng panahon. Ginagamitan ng gitling ang panahong sakop o saklaw ng dalawang petsa. Halimbawa, 18, 82, gitling, 13, panahon ng patinding nasyonalismo. 23, Hulyo, 18, 64, 13, Mayo, 18, 3, Apolinario Mabini. Sa puntong teknikal, tinatawag itong N-, ang mahaba na tinatawag na gatlang o M- ay ginagamit kapag nawawala ang pangwakas na petsa ng isang panahuhan, gaya sa 1870, gatlang, hindi tiyak ang petsa ng kamatayan. Ang mas mahaba ang gatlang M o M-. Sa halip na gitling, ang dapat gamitin kapag ibinibitin ang daloy ng pangungusap at may idinadagdag na impormasyon sa loob ng isang pangungusap. Halimbawa, napalingon ako at nanlaki ang mata nang makita siya. Kailangan ng taumbayan ang anumang tulong, pagkain, damit,
higaan, malinis na palikuran, tubig, at iba pa. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.